Good morning mga boss. Introduce ko lang sa inyo si ano, si Lapu. Si nakikita niyo naman sa post ko na pangalan niya si Lapu. So ito, si Lapu ay isang Honda CB650R. So bigyan din natin siya ng quick review and quick impression. So nakuha ko to si Lapu noong last July. Yan, last July. Sa mismong Honda flagship store sa Makati. Yan. Sesya na kayo, madumi pa eh. Di pa nahugasan. So ano nga ba nang nakabit na kay Lapu. So natin sa harap itong RFID. So alam nyo naman na RFID para mabilis sa toll gate. Pang south lang pa to, SLEX lang, SLEX. Tapos to tank bag flange. Hindi pwede kasi yung magnetic eh, magagasgasan. So ayan. Tapos ito, yung tank pad para hindi iwas gasgas. Spool, yan, para dito sa paddock stand ng spool para madali maglinis ng kadena. Ayan, nakalilinis ko lang kagabi. So yun lang, so nakikita nyo yung stock pipe niya. So pinapalitan ko na rin ng muffler. Sa C5 kay ano Timpulero, so shoutout sa Timpulero sa C5. Ayan, marami rin nagbabakabit doon. PM nyo lang sa page nila. Ayan, sa kanila galing ito. Tapos naglagay na rin tayo na syempre yun, rosary. Ayan, so yun lang, sakto may ride. Doon natin doon ko sasabihin yung iba pang details, review, or impression. Kasi pupunta ako ng Batangas ngayon eh. So, ride safe na lang. Kita-kita sa daan. Yun, nandito na kami sa ano, sa Southwoods. Entry. SLEX, papunta na kami Batangas. Yahoo! First time to. First time ko makakapunta ng Batangas na nakamotor. Sa SLEX. Ito na nga, pag-usapan na nga natin si Lapu. Quick, ano lang to? Quick review, quick impression, yeah. At the same time kasama ng rides, o di ba? Kasama ko nga pala si Commander Bawang. First time nung nilabas pala si Lapu sa Honda, unang ride ko sa kanya kasi hindi ako napag video na ulan nun eh. Hero 4 lang naman gamit ko eh, so hindi ako makapag vlog nun. So ipapaliwanag ko lang yung impression ko dun nung time na kinukuha ko siya. So yun na nga, yun na, pinahanda, in-explain sa kanya mga ganito ganyan about sa motor na to. Yan na, so meron nga siyang TCS o traction control system. Meron nga daw siya slipper clutch.
natunog, maririnig yun naman, kaya natunog. So, pero nung stop, hindi kaya natunog, syempre, di ba? Syempre, alam mo naman tayo, pagka kahit siya naman na naka-inline ko, automatic, pangarap yun, magka-map ka rin agad, parang marinig mo kung ano yung tunog, anong klase yung tunog nang ikaw mismo yung nagda-drive ng inline 4. So yan na, nilabas nga ng kasa. Eh naulan no, siyempre ayaw ko naman na harurot kasi baka madulas, baka dumulas ako. So yan na, kasi na uwi ko siya. Ang naramdaman ko noon, nung time na yon, hindi naman siya ganun ka-turkey. Hindi siya ganun kalakas. Parang normal lang siya sa akin kasi, yun nga, si Kitty yun, ma-turkey yun. Unang gamit mo noon, halos unang biga mo ng throttle eh, may iwan kaluluwa mo eh. Dito mabait siya eh, mabait. Siguro yung power niya pag umabot ng 4,000 to 5,000 RPM, doon lalabas yung power niya. Yun yan, sabi nung isang vlogger, nakalimutan ko yung pangalan eh. Doon nga daw lalabas yung pinaka full power niya pag umabot siya ng 4,000 to 5,000 pataas. Correct me if I'm wrong lang ah. Hindi naman tayo expert eh. So yun na nga, hindi siya pasaway yung parang yun nga, hindi siya ganun kalakas pag pinigyan mo ng biglaan. Yun yan ang impression ko. Tapos yun na, naka dual brake system siya, disc brake sa harap, naka disc brake din sa likod. Tapos yung panel gauge niya yan, naka hindi siya TFT, digital yun, digital. So dito mo rin ma-adjust yung ano, dito mo makikita pala yung mga kung ano yung nasa panel gauge mo, kung may problema ba, dito mo na makikita lahat. So meron din siyang hazard dito, hazard. Yan, yan, hazard yan. Sige ito, walang ganyan eh. So ito okay din. Hindi ko naman masyadong ginagamit yan. Yung ginagamit lang yan pag emergency eh. Diba? Tapos ito yung side mirror, hindi ko muna. Pinalitan ko siya nung una ng bilog, kaso pagka high speed, yumuyo ko. Pero hindi siya yung bar end, talagang ganyan. Bilog siya dito, bilog. Diba? Binalik ko muna sa stock. Kasi nabasag din yun eh, nirikpitan ko, lumusot yung tornilyo. Kaya nabasag, binalik ko muna sa stock. Kasi wala akong masyadong makita ito, hindi katulad na itong stock. Oh, halos kita ko yung buong likod eh. Left and right. Sa power niya, balik tayo sa power niya, no? Yun nga, hindi siya masyadong pasaway. Sakto lang kasi mabait siya eh. Pero pagka na pumalo naman ng 5,000 RPM pataas, ay mapapailing ka na lang. Lalo na nagka-mapler, screaming talaga. So shoutout sa tatay ko. Yan, dahil sa kanya wala sila po.
shout out. Yeah, sa braking system, sakto lang din. Malakas siya kasi nga dual disc brake sa harap eh. Sa likod, hindi siya ganun kalakas eh. Ewan ko kung bakit, siguro normal na yun sa big bike na. Kasi sa kikiti, ganun eh. Parang 70 sa harap yung power ng braking system, 30 sa likod, parang ganun. Tapos nga pala, no, meron pala itong front fender extension, taka yung radiator guard. Kasi nung yun nga, nung bumiyahe ka, nung nilabas ko si Lapo from Dakasa, umuulan, pagdating ko sa bahay, ang daming puting sa radiator. As in, may mga damo-damo pa nga eh. Hindi naman to kambing para kumain ng damo. So dali-dali ako umorder sa Shopee. So yun, tip ko nga, no, para makatipid kayo sa mga accessories ng motor nyo, at kung makapag-antay naman kayo ng delivery time noon, sa Shopee kayo kung hindi kayo nagmamadali. So in order ko nga yung mga ano, yung mga basic important na kailangan nila po. Yung tulad ng front fender extension, tsaka yung rod guard. Yan ang kailangan na kailangan kasi tumatama yung mga dumi, tsaka yung mga bato doon mismo sa radiator. Eh delikado pag nabutasan tayo ng radiator kasi medyo mahal nga ito. So purpose nun ng radiator guard tsaka ng front fender extension, para hindi pumunta dun yung ano mang tatama sa radiator. Hindi naman sabi na hindi ko masasabi na lahat ng object na hindi tatama sa radiator, siguro may mga maliliit. So small chance nga na magkaroon siya ng damage kasi yan nga, mayroon siya mga ganon, radiator guard, front fend extension, kasi lumak yun ah. Buti medyo mababaw. Kasi ika nga nila eh, prevention is better than cure, diba? So seat comfort naman eh, parang okay lang din sa akin. Hindi siya matigas, hindi siya malambot. So seat height din up. Flat footed ako, left and right. Saktong sakto sa akin. Kaya hindi tayo mahirapan pag nakahinto or na ano sa stoplight. Kasi sakto lang eh. Hindi katulad siguro no, pag malalaking matataas na motor eh, tulad ng mga GS, yan. Siguro eh isang palang yung nakalapat. So
marami pa tayong, medyo marami pa tayong dadagdag ng mga accessories dito kay Lapu. Tulad ng ano, rear mudguard, ilaw, ayun nga, ilaw pala. Mahina ilaw niya, promise. Totoo nga yung sabi nila. Mahina. Kailangan natin magdagdag na ano, na auxiliary light. Siguro kung babakapit na lang ako, hindi lang ako marunong nun eh. Yung mga basic lang yan, mga kinabit ko lang, ako lang mag-isa nagkabit niya. Ito tulad nung yun nga, yung rod guard tsaka front fender extension, ako lang nagkabit yan. Tsaka yung spool, ay di, spool pala, pinakabit pala sa Honda kasi wala pa ako nung ano eh, paddock stand. Kaya pinakabit ko to sa Honda flagship store. Nagbayad lang ako ng 150 kasi para nililisan na rin nila yung kadena. So good job, good job sa ano, sa Honda flagship store Makati. Kumbaga pinakabit pa lang yung spool, nililisan pa. O di ba? Yan nga ano, yung accessories na itadagdag natin, yung ilaw, yung siguro rear mudguard, tapos tilt ID. Yan. At pag nagkaroon ng extra budget eh, gusto ko rin ma-feel yung quick shifter. Naingganyo ako eh, sarap pakinggan ng ano eh, napapanood ko sa YouTube na naka-CV rin siya eh, may quick shifter. Pero parang ano eh, kasi siya kumakarera eh, ako hindi ko lang kumakarera eh, tamang biyahe lang ako eh, pumasok sa work, yan lang. Tapos yung ito, lagyan natin ng windscreen kasi baka pasukin ng tubig eh. Wag naman sana, wala pa naman nakikita na pasukan yung pak yung panel gauge nila ng tubig. Pero dagdag pogey points na rin, yun lang. Tapos ipon-ipon na pang maintenance, pang palit ng gulong. Yan. Dito na kami sa ano, Startol. First time ko lang talaga dito. Nakakain kami doon. Punta na kami ngayon. Sabihin ko na, hindi ko pala nasabi, punta kami Corcoran eh. First time namin to na pupunta dun. At first time ko rin na pumunta dito, start lang nakamotor. Pa lang daw yun eh. O sana huwag maligaw. Soloista nga eh, di ba? So habang nasa biyahe tayo, shoutout muna tayo, no? So shoutout natin si Boss Efren Pakit, no? Ingat din sa taas, boss. Gabayan mo na lang kami lahat. Shoutout din natin si Boss Cyrus. Yan. Shoutout
natin yan eh, napaka bait niyan eh. Papainom daw sa akin yan eh. Tatayuin daw ako eh. So shoutout. So shoutout din kay Michael Calibuso, no? Shoutout sa'yo, pre. Saan dyan sa mga tropa natin dyan sa Army. Yan. Shoutout sa inyo lahat dyan. Ingat. Saludo ko sa inyo, kayo yung mga bayani. Yan. Para saan kayo mga bayani? Tapos si shoutout din natin si JB Del Rosario. Yan. Silent watcher daw natin siya eh. So shoutout sa'yo, tol. Siguro, no? Kung gusto, sino gusto mong pa-shoutout, eh, comment lang kayo dyan sa baba. Libre lang. Lang bayan.